Yung lakas mo, Joyce, ay nakabase kay Jerome, at yung lakas ni Jerome ay nakabase sa iyo, Joyce. Sa tulong ng Diyos, hindi niya kayo pababayaan. Huwag niyong pababayaang nanghihina ang isa't isa. Dapat maasahan kayo sa lahat ng pagkakataon, lalo na pag nagkaanak kayo. Listen to this short illustration. May isang bata nag-ipon ng pera. Pag binibigyan ng papa niya ng pera, hindi ginagastos, iniipon, nilalagay niya sa ilalim ng unan niya. Nagugulat yung mama niya tsaka papa niya, bakit kaya nag-iipon ang anak namin? One time, lumapit itong batang ito sa papa niya at ang sabi niya sa papa niya, "Pa, gaano ba kalaki ng sweldo? Gaano kalaking sweldo ang binibigay sa iyo sa kumpanya?" Sabi ng papa niya, "Nagmamalaki pa. Alam mo anak, mataas ang posisyon ng papa mo, kaya ganito kalaking sweldo ang binibigay sa akin bawat buwan. Kaya nga, medyo busy ang papa mo." Alam niyo, isang araw, lumapit ang anak dito sa tatay niya at ang sabi niya, "Pa, nakaipon na ako ng sapat na halaga. Yung sweldo mo sa loob ng isang araw, naipon ko na. Bibigay ko sa iyo to para magkaroon ka naman ng isang araw para sa akin." I wanna start it over. I wanna start. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, pagpalain mo ang dalawang nangakong ito sa isa't isa. Pangakong ikaw ang magpapatibay, pangakong ikaw ang magpapalawa. Tulungan mo sila sa kanilang pagsasama at sa iyo po sila pinaghahatulan. Ito ang aming pangalan sa pangalan mo, Ama. Tunay nga po na inaangkin namin kung paano sila pinisipatan ang tiyak na katagumpayan sa kanilang pag-iisang dibdib. At sa ganang biyaya na kaloob mo sa kanila, ngayon po iuunat po yung mapagpala at mapaghimalang kamay upang ang mga masaganang biyayang ito, ang material na bagay, ang pagkain, ay maging instrumento ng kalusugan at kalakasan sa bawat isa na nakibahagi na diwa ng patunay ng pag-ibig saan man dako sila ng doroon ay inabot ang dakong lugar na ito sa biyaya mo. I've been everywhere and back trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool that's been on the run. Heart's still beating but it's not working. It's like a $1 million phone that you just can't ring. I reach out trying to love but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But with you, I feel again. Yeah, with you, I can feel again. Grabe. Sabay kayo natutulog nito sa station mo. Kasi ba kayo ba
magkaiba ng time eh. So, siya nasa work pa, ikaw, ibig na natutulog na, aantayin mo pa para makapag-chat kayo. So, and thank you for inspiring us. Sobrang you deserve each other. Maganda yung love story, journey to forever. Again, congratulations and best wishes. I just met him, like, ito lang, nung pag-uwi niya, nakita ko how she changed, and I guess that's what love does. Problems, you always have to go back to where it started. Yung love nyo for each other and kung gaano kayo katatag ngayon na gawin nyo yung foundation and you have to die together. Parang gano'n, you grow old together, gano'n. Okay, madali ang kausap. Okay, gamitin mo yan. Ngipin mo pagtanggal ng garter. So, Mr. DJ, bigyan kami ng mga malahiden ko na music dyan. Guys! Wow! Come on, everybody! Palakpakan nyo naman! At sigawan for the group! Go, Jerome! Kayo lang dalawa ngayong gabi. Wow, ha? Konting lambot pa. Go, Jerome! Kaya ba? Konti lang. Ayun, no? Napaka-conservative. Okay. O, sige. Okay na yun. O, ganito na. Luhod ka na kay Mrs. Ayan. Kneel down. And kunin mo na yung garter. Kailangan mong pumasok sa loob, Jerome. Kailangan ikaw lang makita ng legs ni Mrs. So, pumasok ka na sa loob. Ano pang inaantay mo, Jerome? Ulitin ko. Pasok. Jerome, pasok. Ganyan! Guys, palakpakan nyo naman si Jerome! O, tingnan nyo yung bride dati. Jerome, masarap ba dyan? Ang lamig dito eh. Yung mainit dyan sa loob. Oo. Ayun! Ang bilis oh! Wala bang palakpakan sa ating groom? Perfect! Galing mo. High five tayo dyan. Parang nag-meeting tayo, no? What you gonna do with that dessert? Do what? Do what? Do that? What you got?
What you gonna do with that dessert? Do what do I need that do that do that do what do that need that do that do that do what do that need that do that do that do that do what I need. Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Yeah, they try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. Yeah, they try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. January 3, ang kasalang Jerome at Joyce de San Pedro. Palakpakan natin sila. You know, 2 weeks ago, may kinasal po ako. They are engaged for 22 years. Alam niyo yung lalaki, naubos na yung buhok, mas malipis pa buhok sa akin. Nagmukha ng matanda. Sabi ko, bakit naman kayo naghintay ng 22 years bago kayo magpakasal? Alam niyo, modesty aside, yung lalaki po kasi ay nagkaroon ng sakit. At nung magkasakit yung lalaki na polio, nawala ng lakas ang paa na pilay siya. They are boyfriend and girlfriend and engaged for 22 years. At nakita ko yung babae, nalagaan niya yung lalaki. Sabi ko, ito yung totoong pagmamahal. After 22 years, pilay na yung asawa mo and yet, inaalagaan mo pa rin siya. You know, sabi ko nga, ito yung totoong pagmamahal, Joyce. Yung tanggapin ninyong isa't isa ng buong buo at walang pagtatago, walang pagtatangin. Yun ang totoong pagmamahal. Kung meron mang nakakaalam ng anumang dahilan, ang dalawang kapatid natin ay kinausap ko at alam kong sila'y nagpakasal na sa abroad at ginagawa ngayon ang seremonyang ito na napakaganda sa mata ng pamilya, sa mata ng mga kaibigan at higit sa lahat sa mata ng Diyos. At Jerome, ang araw na ito ay araw ninyo at araw ng Diyos. Ang Diyos ay may gagawin sa inyo. Sa Genesis chapter 2 verse 18 to 25, pakinggan mo ito, Joyce at Jerome. Nakita ng Diyos na may kulang sa lalaki. Mga babae, ang dahilan po kung bakit nilikha kayo ay dahil sa aming mga lalaki. Dahil nakita ng Diyos na may kulang. Hindi sapat na ang mga nilikha ng Diyos ay binigay niya sa lalaki. Nung makita niyang lalaking malungkot at nag-iisa, pinatulog niya ito. At ang sabi ng Biblia nung siya ay magising,
ibinigay sa kanya ng Diyos ang babae na kinuha sa kanyang tadyang. Bunga din sa atin ang babae. Yun ang sabi ng Biblia. At biglang sinabi ng Diyos, ito ang iyong makakasama habang buhay. At lumabas ang salitang, this is the bone of your bones and flesh of your flesh. Magiging isa kayo, yun ang sabi ng Biblia. Kaya nga, Jerome at Joyce, ang pagsasama ay palaging dapat na iisa. Hindi pwedeng maging dalawa. Hindi pwedeng maging tatlo ang kasama natin. Dahil kapag naging dalawa o tatlo ang kasama natin sa ating buhay, masisira na ang disenyo ng Diyos sa kasalan. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng inyong mga magulang, tinatanggap mo ba si Jerome bilang iyong mapapangasawa mula ngayon habang panahon, sa hirap man o sa ginhawa, sa panahon man ng problema o sa panahon man ng kasaganahan? Opo, tinatanggap ko. Ayos ko naman tanungin si Jerome. Tinatanggap mo ba, kahit alam kong sasagot ka ng opo, gusto ko pa rin tanungin, tinatanggap mo ba si Joyce bilang iyong mapapangasawa mula ngayon at habang panahon, sa panahon man ng problema o sa panahon man ng kasaganahan, tinatanggap mo ba siya? Opo, tinatanggap mo. Isang pangako din ang iyong binitawan sa harapan naming lahat at sa harapan ng Diyos, na wapagpalaing kayong dalawa ng Panginoon sa mga pangakong ito. Walang sisira sa pangakong ito. At ang panalangin ko, ang pangakong ito ay mananatili hanggat kayo'y nabubuhay. Tanging kamatayan lamang ang sanang makapaghiwalay sa inyong pagsasama. Years ago, hindi ko in-expect na mangyayari sa atin ito. Na nasa harap tayo ng mga magulang natin, pamilya at mga kaibigan, at susumpa tayo na maging isa. Sa lahat ng mga pinagdaanan natin, naniniwala ako na tayo talaga ay destined para sa isa't isa. Alam ko na magiging maganda at masaya ang ating hinaharap dahil tayong magkasama. Pinapangako ko
nagaano man ang kalamig ang klima dito ngayon sa Tagaytay, hindi nito maaapula ang init ng pagmamahal ko sa'yo. Na mas mainit pa sa tag-init sa Dubai. Mahal na mahal kita, Joyce. I love you. Common naman na most girls dream of a fairy tale love story. Although ours is far from being one, wala akong babaguhin. Because I found more than a prince charming. In you, I found a friend, a confidant, an advisor, and now I can say, a husband and a partner na alam ko and I'm sure ikaw yung gusto kong makasama hanggang sa tumanda tayong dalawa. I look forward to the start of a new journey with you. And with the help of our Creator, I promise to take care, love, and respect you. Kahit na maputi na yung buhok nating dalawa. Thank you for everything. Mahal na mahal kita, Jerome. Unang-una, Jerome at Joyce, napakalaga ng salitang respeto. Kailangan niyong irespeto ang isa't isa gaya ng pagrespeto ng Diyos sa inyo. Kung nirerespeto niyo ang Diyos, irerespeto niyo ang isa't isa. Dahil kayo pinagsama ng Diyos. Kayo magsasalita ng pangit sa isa't isa sa harapan ng maraming tao. Huwag ninyong ipapahiya ang isa't isa sa harapan ng napakaraming tao. Kapag ang respeto nawala, unti-unting nawawala ang pagmamahal sa isa't isa. Huwag niyong dudungisan. Huwag kayong papayag na para kayong maging katulad ng kristal na ito na nagkaroon ng lamat. At ang laging nakikita ay ang lamat. Hindi na nakikita ang kabuuan ng kristal na ito. O ng isang baso. Kapag ang isang baso ay may lamat na, kahit pwede mo bang gamitin, hindi mo na ginagamit. Dahil lang nakikita mo na yung lamat kesa yung gamit ng isang baso. Don't remove respect to your relationship when you begin courting with one another. Nandun yung respeto. At sana yung respeto ngayon ay manatili habang panahon. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Salamat po sa lahat-lahat ng binigay niyo sa akin
sa tamang pagpapalaki sa akin, sa aming magkakapatid, sa lahat ng guidance, sa matiyagang pag-aaruga simula pagkabata hanggang ngayon, kahit matanda na kami, na hindi nyo pa rin kami pinapabayaan. Salamat sa pagpo-provide ng lahat ng kailangan namin para makapagtapos kami at marating namin ang kung ano man ang narating namin ngayon. Sa mga magulang po ni Joyce, kay Mama Tess, kay Daddy Jerry na wala ngayon, hindi makaka-attend sa tumatayong papa ni Joyce. Maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob niyo sa akin para kay Joyce. Salamat po sa tamang pagpapalaki sa kanya. Si Joyce ay minahal ko po hindi sa napakaraming bagay at lalong-lalo po dun dahil sa ugali niya. Napakabait po ni Joyce. Salamat po sa tamang pagpapalaki. Salamat ako una kay Papa. Kahit wala siya dito, alam ko na gustong-gusto niyang pumunta. Thank you kay Lola at kay Auntie Becky na representative ni Papa ngayon. Iparating niyo po na wish ko talaga na makauwi siya. Pero na-appreciate ko po na nandito kayo para sa kanya ngayon. At Mama, marami tayong pinagdaanan magkasama. Salamat, salamat talaga sa lahat-lahat. Kahit hindi ko parating sinasabi, mahal na mahal kita. Kay Lola Erning, thank you po sa pagtayong papa ko ngayon. Malayo po yung binyahe niyo, alam ko. Maraming salamat po talaga. Sa parents ni Jerome, kay nanay, inay, tatay, thank you po. Thank you po. Ramdam ko po talaga yung kahit bago pa lang po kami ni Jerome, ramdam ko po agad yung pagmamahal niyo sa akin bilang anak niyo rin po. Thank you po sa pagtanggap sa akin. Maraming salamat po. At saka, thank you rin po dahil si Jerome po, mabait po siya kahit na makulit. Makulit po pero mabait po talaga siya. Salamat po din sa guidance na binigay niyo sa kanya. Nakikita ko po talaga na naging inspiration ko rin po kayo bilang mag-asawa at alam ko po na dadalhin niyo ni Jerome sa pagpapalaki ng mga anak namin sa magiging future family niya. Thank you po. If I had a pebble light the way that you window, oh, 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 oh. If I knew a tune I'd play it on a banjo. Thank you.
pinaka-importante, yung pag-ibig, pagmamahal. Dapat, Jerome, pinakasalan mo si Joyce dahil mahal na 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 mahal mo siya. Ganon din, Joyce. Sa mga counseling, tinatanong ko, mahal niyo ba ang isa't isa? At sabihin nila, yes, pastor. Eh bakit pagkatapos ng kasal, naghihiwalay kayo? Pagkatapos niyong makita yung pangit sa isa't isa, alam niyo ba ang totoong pagmamahal? Ang totoong pagmamahal, it will cover all the multitudes of sin. Ang tunay na pagmamahal, tinatakpan ang lahat ng kahinaan. After few weeks, after few months, nagsama kayo, makikita nyo na yung pangit sa isa't isa. Doon matetes ang tunay na pagmamahal. Kapag nakita mo na kung ano yung ayaw mo, kapag nakita mo na kung ano yung pangit, at tinanggap mo pa rin siya, at pinili mo pa rin siyang makasama, at kumbaga minamahal mo pa rin siya, yun ang totoo at tunay na pagmamahal. Oh, oh,